Sa ibang balita, bumaba na ang presyo ng palay na binibili mismo sa mga magsasaka. Pero ramdam kaya yan sa pamilihan? Mula sa Pasay City Public Market, na magbabalita si Shayla Francisco. Shayla, magkano na ba ang bigas ngayon? Cheryl, dito sa Pasay City Public Market, as sa consumer at consumer groups, mataas daw ito kung ikukonsidera mo dahil nga bumababa na yung presyo ng palay. Sa presyo ng palay na naglalaro sa 14 hanggang 17 pesos kada kilo, ay dapat may makikita ka ng 28 pesos kada kilo dito sa mga pamilyan. Kaya ngayong iba nananawagan na ng price cap o SRP sa mga bigas. Pero hindi pabor dito ang Department of Agriculture dahil nga stable naman daw yung presyuhan dito sa mga pamilihan. Maging sa mahang industriya at agrikultura, hindi rin pabor. Ang sinasabi ng mga farmers natin na mababa ang bilis sa kanila ng palay. So ano ang rason kung bakit hindi rin bumababa kahit konti man lang yung ating mga bigas? Cheryl, yung tingin ng ilang mga consumer groups na nakausap natin, posibleng tinataasan din ng traders yung presyo kasi nga hindi naman nagbabago yung presyo sa mga pamilihan. Yun lang. Action dyan ang Department of Agriculture or dahil sa naniniwala silang hindi naman kailangan or stable naman ang presyo ay magiging bingi na lamang ba sila sa hinaing ng mga farmers? Cheryl, pagdating sa presyo sa mga pamilyan, sa mga palengke, sinabi nila hindi nila kailangan maglagay ng SRP o price cap. Pero pagdating doon sa problema ng magsasaka na nalulugi na sa ngayon, ay may binibigay naman daw silang tulong kabi ang magsasaka. Cheryl? At bukod sa bigas, kumusta ang presyo ng iba pang mga bilihin dyan? Cheryl, yung sa monitoring ng Department of Agriculture, yung ilang mga gulay tulad ng repolyo, ampalaya, pechay, Tagalog at talong bumaba. Pero dahil nga nagkaroon tayo ng bagyo at pag-ulan, posibleng tumaas yung mga presyo ng ilang gulay sa mga susunod na araw. Yung manok, bahagyang luna ngayon. Inaasahan pa ng Department of Agriculture na bababa ito ng 150 pesos kada kilo pag dumating na yung unang batch ng 60,000 metric tons na imported na isda na dadating ngayong buwan. Cheryl? Nagtataasan pa rin ba ang presyo ng krudo? Napapasa ba yan sa presyo ng mga sangkap natin sa pananghalian? Kagaya ng petrolyo, yung gasolina tumaas ng 1 peso at 30 centavos. Yung kerosene, 1 peso at 45 centavos kada litro at yung diesel, 1 peso at 50 centavos. Ayon sa ilang mga farmers at farmer groups na nakausap natin, ay ramdam na ito sa production dahil tumataas na yung production cost nila. Pero sinabi naman ng DA na hindi pa ito ramdam sa mga pamilyan dahil yung mga stocks na nandito sa mga pamilyan ngayon ay mula pa sa nakaraang production kung kailan mas mababa yung produktong petrolyo. Cheryl? Maraming salamat, Shayla Francisco.